out para mag sumunala tayo. So, shout out. Sino mo ka pa shout out? O, PMRRN. Shout out sa inyo. Shout out sa team. Ano yung shout out mo, Coach G-Boy? Team RRN. Okay. And Team Prime. Isa-isa lang. Headed by Coach Marco. Yung Team RRN po, it was headed by Coach Roman, Noel. Coach Rinalde Cedillo of Palawan, and Coach Noel. Alright. Yes. Ang Team Prime po, under po yan kay Coach Matthew, pero ang grand mentor nila po dyan, si Coach Robert De La Cruz. Good evening sa inyo, Coach Robert, Team Prime. Okay. Yes. Napaka-pugingan si Robert De La Cruz. Iba talaga lahi ng De La Cruz. And of course, shout out po sa Team Empire 21. Alright? Headed by Coach Mike Marquez of Zamboanga. Alright? Sambasulta. Sambasulta yata yan. Before. Okay? At, shout out Team Golden Batang. Yeah. Oh, good evening po, Coach Albert. Si Coach Albert po, sila po yung depo natin sa Batangas. Alright? And shout out G-Boy sa Team Generals of Jensen headed by Ma'am Joanne Rodriguez. Good evening. Ayan, shout out kay, Coach August De Lima. Ayan, taga-Batangas yan. Alright. At shout out pala sa Team Marines. Okay, edited by Mark Senora, Randy Castañeda, and Nelson Senora of Dubai. Good evening sa inyo, guys. Good evening, everyone. Good evening. Do it. Pero ba tayong team na di natin nabate? Of course, yung Team Alpha. Headed by Coach Marco and Coach Maisel. Alright? And, yun na. Nasa dulo na ng dila ako. I was about to say this. Shout out po sa Team Amazing Squadron. Headed by Coach Bong Santos and Rosalinda Santos and Coach Greg. Sila Coach Greg po nagbiyahe ng Iloilo tonight. Ayun. Papa-shoutout. Kalabitin niyo lang po yung buhok ni Bibi. Meron po, partner. Pa-shoutout po sa Team Galaxy of Jensen headed by Ma'am Amabel. Hello, Ma'am Amabel. Alright. Good evening. Let's do it, partner Art. Yun. So, yun na nga. Pasensya na, guys. Medyo ako in late dahil may ginawa pa. Pero by the way, yan, shoutout po sa lahat na nandito. At syempre, before we start our program, syempre kailangan natin magpasalamat sa ating pong may kapal sa everyday na blessing natin na nangyayari sa atin, Lord. Lord, maraming salamat po sa lahat po ng biyaya na binigay niyo sa amin, Lord. Maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinabayaan sa araw-araw, Lord. Lord, pagalingin niyo po ang mga may masakit. Huwag niyo pong pabayaan ng mga kapwa namin, Lord, naway mas marami pa po kaming matulungan, Lord, lalo na ang Teo Bromabag Philippines. Lord, lahat na ito, Lord, naway mas maging open po ang isip natin sa discuss ngayong gabing ito sa pamamagitan po ng iyong pangalan, Lord. Lord, sana marami pa po kaming matulungan, Lord. Lahat na ito, Lord, dinadalangin namin sa nag-iisang pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Good evening, everyone. Good evening, everyone. So yun na nga, BP, Coach G-Boy, pakilala na natin ang ating speaker for tonight. Ang speaker natin tonight, magandang lalaki din. Lamang lang ako ng dalawang paligo. Siyempre. Itong speaker natin, lang. Partner, ay by profession, isa po siyang RN, registered What's... nerd. Okay. And our speaker for tonight, syempre isa po siyang health and wellness coach ng TGP. Yes, at isa rin po siya sa top leader ng TGP.
partner, isa rin siya sa top 20 earners ng TGP last month. Kung di ako nagkakamali, I think top 11 siya. Alright? Wow. Huwag na natin patagalin. Alam mo, partner, itong speaker natin to, grabe to. Pag ito nag-talk, siksik, liglig, umaapaw. Tsaka BP, pag ito nag-talk, hindi kailangan ng PowerPoint. Iba to, iba to. Di ba? Ang suggestion ko, partner Art, yung ating mga participants, we have 93 participants. Ang suggestion ko po, kailangan po ng inyong undivided attention. You need to listen to our speaker. Magaling po ito. And if ever meron kayong ballpen and paper o notebook, yeah, you can take the notes. Then later on po, mag-aalaw po siya ng question and answer. Okay? Okay. Let's do it all together. Without further Please ado, welcome our speaker for tonight, Coach Matthew Mariano. Power! Power! Yes, everyone. Good evening. Power! Yan. Good evening, everyone. Take it away, Coach Matthew. Take it away. Thank you po, BB. So, guys, before we start, okay lang po ba? Request ko po tayong mga nasa bahay natin. Palakpakan po muna natin si Lord kasi nagkaroon tayo ng ganitong klaseng activity. Ayan. So, thank you, Coach Art, BP Sherwin. Thank you. It's been an honor na makapag-present po, makapagbigay ng konting information sa mga distributors natin, sa mga dealers natin regarding with our product. So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, magpapakilala po muna ako. My name is Matthew Mariano. I've studied Bachelor of Science in Nursing. I'm an entrepreneur by profession. And also, an independent distributor and the product presenter here at our company. And I'm very proud to say na part po tayo. Naging part tayo nitong company na ito, which is Tayo Bromo Gold Philippines. Kasi po, kung di nyo po naitatanong, right now po at this very moment, talagang ako po continuous ako gumagawa ng research regarding with our industry, with the products talaga. Sobrang antindi po ng product natin, antindi ng company natin. And I'm proud to say po na namamayagpag po ang company natin. At this very moment, grabe po. Lahat po ng company na kasabayan po natin, I'm telling you guys, TGP po ngayon ang pinaka-umaalagwa sa lahat. Kaya I'm very proud to say na distributor po ako. Distributor tayo dito sa Tayo Bromo Gold Philippines. And nakakatuwa po kasi po in a very short period of time, sobrang dami po ng mga distributors na talagang, you know, nagjo-join sa atin, nagjo-join sa company, sumasama mga leaders, mga network leaders, network builders, product users, distributors, sobrang dami po na sumasama sa atin. And ang nakakatuwa po kasi doon dahil dumadami po tayo, ibig sabihin po dumadami din po yung mga tao na matutulungan natin. When it comes to finances, when it comes to their health, dumadami pa rin po, dumadami yung mga taong natutulungan natin. Kaya po kung nakikinig ka ngayon dyan, type mo amen para ma-receive mo talaga yung blessing. Type mo amen kasi talagang i-attract natin yung blessing, okay? So sa mga distributors, comment down nyo, type nyo amen. Talagang para yung presence, talaga feel na feel natin, okay? So guys, maraming salamat po sa time ninyo. Sa mga umattend po dito ngayon, we will make sure na masusulit po natin yung oras na gugugulin nyo sa pakikinig po sa i-discuss natin ngayon. Okay? So yan, maraming nagko-comment, maraming nag-type. So we're very thankful. Guys, anong pag-uusapan natin ngayong gabi? Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is about our product. Pero bago po natin i-discuss yung product, dapat malaman muna natin, syempre, yung katawan natin na kung papaano po ba tayo nagkakaroon ng sakit or papaano ba dumadapo yung sakit sa katawan natin. At guys, ito po ang pinakaisa sa pinakamagandang topic ko. Pag-uusapan din po natin ngayong gabi yung mga misconceptions regarding naman sa mga sakit or kung papaano tayo nagkakasakit. Kasi may mga wrong information, kumbaga sa social media, may mga fake news po kung tawagin, no? So para maiwasan natin yung mga fake news na yan, yung mga misconceptions na yan, pag-uusapan po natin yan ngayong gabi. Siguro po hindi ko man maitakil lahat dahil sa sobrang dami, pero pipilitin ko po sa abot na aking makakaya sa pinakamarami na misconceptions na pwede nating malaman, no? Para po maiwasan natin, okay? So,
bakit ba tayo nagkakasakit? Definitely, nagkakasakit po ang tao because of two reasons. Number one, because of too much toxin intake, ibig sabihin masyadong mataas yung lason na pumapasok sa katawan natin. Ibig sabihin, masyadong marami yung mga toxins na na-encounter natin, which is pumapasok sa loob ng sistema natin at nag-accumulate, yun yung nagiging dahilan ng sakit. That's the number one. Yung number two po, nutritional imbalance. Ibig sabihin po, hindi balanse yung nutrition na pumapasok sa loob ng katawan ninyo. Imagine, mataas yung toxin, tapos mababa yung nutrition, yung panlaban mo, hihina. So ibig sabihin, pag mataas masyado yung kontrabida at mahina yung bida, what will happen to your body? So ang mangyayari po, mas tataas yung toxin, definitely magkakasakit ka. So anong klaseng sakit? Depende kung anong organ yung aatakihin ng mga accumulated toxins na yan. Okay? So ngayon, pag-uusapan natin, ano ba yung mga misconceptions? Okay. Number one po, yung tinatawag natin na yung namamana. Ang sakit daw po ay namamana. Well, partly, scientifically, it's possible. Namamana talaga ang sakit. Kasi po, ang nangyayari sa atin, tayo po as a human being, bunga po tayo ng pinagsamang nanay at tatay natin. Tama po ba? So bunga tayo ng pinagsamang nanay at tatay. Ibig sabihin, yung DNA ng nanay mo at saka yung DNA ng tatay mo, pag pinagsama, yun ikaw. Okay? Ano po yung DNA? Deoxyribonucleic acid. Okay? So ibig sabihin, galing pala sa DNA ng nanay at tatay tayo. Yes. Okay? So ibig sabihin, pag nagkaroon ng intercourse, no? Yung nanay mo at yung tatay mo, nagsama yung sperm cell at yung egg cell, so ang kalalabasan nun tayo. Okay. Now let's talk about the DNA. Now yung DNA na yan, yan po yung mula dulo ng buhok mo hanggang dulo ng daliri ng paa mo. Guys, yung pinagsama-samang DNA ng nanay at tatay mo, yun. Kaya nabuo ikaw. Okay? Kaya mapapansin nyo, minsan may similarity kayo sa magulang ninyo. Minsan kamukha mo yung nanay mo, minsan kamukha mo yung tatay mo. Or minsan naman kamukha mo yung lolo mo sa nanay mo, lola mo sa tatay mo. So, nandun na pumapasok yung family tree. So, titignan mo, ay kamukha ko pala yung ancestor namin. Kung may picture ka pa or kung kilala mo, kung nabubuhay pa. No? Pero I think kung ancestor, pag-usapan, patay na. Diba? Anyway, so yung bunga yun. Now, possible kasi na let's say yung nanay mo may sakit na cancer, yung tatay mo may sakit din na cancer. So what will happen to you? Pwedeng mamana. Okay? Pero hindi po sa lahat ng panahon or sa lahat ng pagkakataon ay ganun yung nagiging sitwasyon. Hindi po. Guys, yung iba po kasi sa atin, tayong mga Pilipino, namamana daw ang sakit. Lahat ng pag meron tayong sakit, ay namana ko 'yan sa nanay ko, ay namana ko 'yan sa tatay ko. Pero in reality po, hindi mo siya talaga namana. Nagiging alibay lang natin yung namamana. Why? Kasi po, pwede ang namana mo is the lifestyle. Ulitin ko po ah. Po pwede yung namana mo, yung lifestyle. Paano ko nasabing lifestyle? Simple lang po. Ibig sabihin po kasi sa typical Filipino, no, especially tayong mga Pilipino, talagang very close po tayo. Talagang halos, ang kultura natin, talagang family-oriented po tayo. So, kalimitan, kadalasan po, yung diet ng magulang mo, yun din yung nagiging diet mo. Nagigets niyo po? Yung kinakain ng nanay at tatay mo, kalimitan, yun din yung kinakain mo. That's why, imagine, pagkakain, let's say, hapunan, di ba? Ang gusto nating Pilipino, pag tayo po ay naghahapunan, sabay-sabay, salo-salo. Mahilig po tayo sa mga salo-salo, tama po ba? Now, yung salo-salo na yan, kung anong niluto ng magulang mo, okay? Kung anong niluto ni mami, ni daddy, yun din ang kakainin ng anak. Now, kung si mami at daddy, yun yung lifestyle nila. Sanay silang gumamit ng magic sarap, sanay silang gumamit ng Ajinomoto pag nagluluto, di ba? Sanay sila sa mga prito, sanay sila sa mga kolesterol, mamantika, masarap na masarap sa kanilang kumakain ng crispy pata. So, tendency, what will happen to you? Mamamana mo yun. Magiging paborito mo yun. Ay, ang sarap ng crispy pata. Ang sarap ng lechong kawali. Ang sarap ng inihaw na liempo. Ang sarap na inihaw na manok. So what will happen? Namamana ngayon ng anak. Hanggang sa nagiging napapasa na siya. Nagiging domino effect siya. Napapasa yung lifestyle from the parents, from the lolo't lola,
down to the parents, down to the anak, down to the apo, at kung ano yung lifestyle na yun, kung bakit high blood ang lolo't lola mo. And why? Because yung diet nila na-acquire mo. At bihirang-bihira po sa Filipino setup, yung tipong lima kayo sa bahay, lima rin ang ulam yung magkakaiba. Bihira po yan. Bihira po yung, let's say, lima kayo sa bahay tapos may kanya-kanya kayong pagkain, bihira po nangyayari yan. Kalimitan, kadalasan, sa Filipino setup, kung anong niluto, yun ang pagkain. Tama? Ibig sabihin, kung anong hinanda ni nanay, ni tatay, yun ang kakainin mo. Now, eh ito pa po matindi. Minsan yung diet natin, di mamantiga na, makolesterol na. Tapos after kumain, nandiyan pa yung mga panghimagas, kung tawagin. So, typical lifestyle din ng isang Pilipino, mahilig sa panghimagas pagkatapos kumain, no? Kakain ng tsokolate, kakain ng candies, kakain ng sweets. So, what will happen? Makolesterol matamis. What will happen to you? Eh, ito pa po pala malupit. Kumain ka ng makolesterol, kumain ka ng matamis, nag-soft drinks ka pa. Di ba? Nag-soft drinks pa. At marami po sa atin na nahihirapang kumain or hindi nila masyadong na-enjoy yung pagkain nila pag hindi sila umiinom ng soft drinks or iced tea or juice. Di ba? So, majority lalo pag mga prito, mga inihaw ang pagkain natin. Di ba? Ang napakasarap po mag-soft drinks. Yung lifestyle na yun, naipasa sa'yo ng magulang mo yun. Naipasa rin sa kanya ng magulang niya at pasa-pasa-pasa na yun. So, ganun po. Ibig sabihin po, ang namamana, hindi yung sakit. Ang namamana is the lifestyle. Okay? Yun yung naipapamana natin. Now, pansin nyo sa isang pamilya na healthy living talaga, talagang sinusunod yung food pyramid, talagang kumakain ng fruits and vegetables ng regular, mapapansin nyo po, yung mga anak nila, kumakain din ng prutas at gulay. Kasi no choice eh. Diba? Kakain din ng prutas at gulay. Hanggang sa makasanayan. Kasi po guys, ang batang mahirap pakainin ng gulay, nakakasanayan din yan. Ibig sabihin, maliit pa lang yan, baby pa lang yan, hindi mo na sinanay. So ganun po yan. Guys, parents, don't get me wrong, pero what I'm trying to point, eh wala naman ako sinasabi na tama o maling parenting ano, or pagpapakain sa bata. Pero what I'm trying to say is yung pagkain ng gulay ng isang bata, nakakasanayan po yan. Guys, yung mga baby pa lang, di ba? Sanayin mo, durugan mo ng cauliflower, durugan mo ng broccoli, durugan mo ng carrots, ng potato. So napapamana kasi yan, nakakasanayan yan. Hanggang sa paglaki niya, mapapansin mo, madali na siyang pakainin ng gulay. Okay? Yung malunggay, durugin mo, di ba? Ako po, ginagawa ko before sa baby ko, malunggay, tapos sinasama ko siya sa bowl, sa soup. So yung nutrients nun ng malunggay, humahalo na sa soup. And hinahalo sa rice. So, ganun po yung ginagawa ko. Para yung lasa, hindi sila, you know, maliit, baby pa lang talaga, yung lasa, maging familiar na sila na paglaki nila, kakain sila ng kakain ng gulay. So, yun po yung sinasabi ko na maipapamana mo. Yun yung pwedeng kong sabihin na hereditary. It's the lifestyle. Pero guys, sa sakit, possible pa rin naman po. Scientifically, possible pa rin po na maipamana yung sakit. Okay? It's all because of the DNA of your mother and your father. Kung pareho silang may cancer, possible, magkaroon ka ng cancer. Pero still, malalabanan mo pa rin naman po yan. Depende sa lifestyle po ninyo. Okay? So yun yung isang misconception. Ano pa po? Misconception naman po, pag pinag-usapan natin diabetes. I know, some of you or marami kayong kakilala or kaibigan or leaders, groupmates or prospects na diabetic. Guys, rampant po ngayon, sa panahon ngayon, dito sa Pilipinas, napakarami pong tao ang may diabetes mellitus. So bakit nagkakaroon ng diabetes? Or ano yung misconception muna sa tinatawag na diabetes? Kasi po yung iba, pag sinabi, uy, mare, diabetic ka. At dahil diabetic ka, mare, bawal sa'yo ang matamis. O guys, lilinawin ko na po, distributors, hindi po basta diabetic, bawal ang matamis. Mali po yun. Okay? Although, hindi ko naman sinasabi na tama na kumain ka ng kumain ng matamis dahil diabetic ka. Hindi po. Guys, misconception, hindi po bawal kumain ng matamis ang diabetic. Lalo na kapag meron siyang... Kasi pag diabetic ang tao, ibig sabihin, uncontrolled yung kanyang blood sugar. Okay? Ulitin ko po ha. When we say diabetic patient or diabetic client, it means uncontrolled ang blood sugar niya.
it's either masyadong mataas or masyadong mababa. Ibig sabihin, uncontrolled, hindi kontrolado, hindi balanse, wala sa tamang algorithm, kumbaga. Now, possible po sa mga diabetic clients or diabetic patient, maka-experience sila ng tinatawag na hypoglycemia. So what is hypoglycemia? So hypo means mababa, glycemia means glucose. So ibig sabihin, mababa yung glucose or mababa yung sugar. Yung sugar level sa katawan ng isang diabetic patient, masyadong mababa. So ang tawag po doon ay hypoglycemia. Now, pag may hypoglycemia ang isang pasyente, kailangan po niya ng sugar. Kailangan niya ng glucose. So ano pong ginagawa sa mga client na may mababang sugar? Guys, inputan nyo lang ng matatamis, tapos ang problema. Ganun po yun. Pakainin nyo ng tsokolate, painumin nyo ng soft drinks, although junk food, pero yun yung pinakamabilis na proseso para tumaas yung blood sugar niya. Kasi po, pagka po masyadong mababa ang sugar ng isang diabetic client or patient, what will happen? So possible po na magkaroon siya ng problema sa utak. Possible po dahil mababa po yung energy level niya kasi mababa yung sugar niya. So mababa energy level niya, so what will happen sa katawan niya? Manghihina po. At pag nanghina po yung katawan niya, what will happen? So pwede siyang maging lantang gulay, 'di ba? Kasi po kailangan ng energy ng katawan mo, eh mababa masyado yung sugar mo. At ang sugar po kasi kinukuha ng insulin niya at kino-convert yan into energy. Sugar at saka oxygen, yan kailangan yan para magkaroon tayo ng energy. Eh ang problema po, pag mababa sugar mo, walang mako-convert na energy. So what will happen? Pwede po yung fats, pwede po yung protein, mako-convert na energy. Pero it takes time. Hindi po ganun kabilis para mag-convert ng fat. Okay? So para mag-convert ng fat into energy, hindi po ganun kabilis. Hindi tulad po ng proseso na pag sugar ang ginamit as energy, as fuel ng katawan mo. So at alam naman po natin, lahat po mula ulo hanggang paa, lahat ng galaw mo, even the blink of your eye, kailangan po ng energy. Even yung pag-inhale, exhale mo, kakailanganin ng energy. At pag mababa po ang sugar mo, babagsak din ang energy mo, may hypoglycemia ka. So para kang lantang gulay yun. Nakakuha niya po. And it's very bad. That's why kailangan i-regulate lang natin. So again, pag diabetic po, hindi lahat ng diabetic patient ay bawal sa matamis. Pag babawalan nyo lang po sa matamis, ang isang diabetic patient, kapag siya po ay merong tinatawag na hyperglycemia. Ibig sabihin po na hyperglycemia, mataas po ang glucose or mataas ang sugar. Kaya dalawa lang po yan, it's either hyper or hypoglycemia. So pag naka-hyperglycemia, so iti-check po yan. Meron pong pang-test na ginagamit, no? I-check po yung sugar. Pag masyadong mataas po, huwag nyo nang pagbabawalan na. Ay pagka mataas, huwag nyo paiinumin ng soft drinks or pakakainin ng matatamis. Pag mababa, kailangan niya ng matamis. Okay? So yun po yung... Kasi baka mamaya, may magsabi, kunyari ako, distributor, for example, may magsabi na kapitbahay, ay si Kumari ganito, may diabetes. Pagkita, ay Mari, ano yan? Bawal sa matamis yan. Hypoglycemia pala nangyari. Hindi mo alam. Hindi ka nag-check eh. Nag-assess ka lang based on your own naked eye. In-assess mo lang siya. Narinig mo lang, diabetic. So, bawal yan sa matamis. Nag-hypoglycemia. Di lalong mahirapan, di ba? So, that's why, kailangan po, alamin mo muna kung hypo or hyperglycemia ang nangyayari sa isang diabetic patient. Okay? So, yun po yung isang misconception. Ano pa? Yung mga ibang sakit na meron tayong misconceptions. Oh, guys. Ito po, kalimitan kadalasan. Yung tinatawag natin na pneumonia. O, marami po ba sa atin o may mga distributors po ba dyan na naka-experience ng magkaroon ng pneumonia or may kakilala or meron naging prospect na nagkaroon ng pneumonia or yung tinatawag natin ng tubig sa baga. Pinasok ng tubig yung baga, no? So, but ang scientific term dyan, pneumothorax. Okay, pero sa atin, ang alam natin, syempre, pneumonia para mas madali natin maintindihan. So, bakit nagka-pneumonia yung pasyente or yung client, no? So, ayan, si Sir Prime ABC to everyone, may pneumonia yata yung father niya, no? So, ano bang dahilan? Bakit ba nagkaroon ng pneumonia? Kasi po, marami po sa atin, ang alam natin, pag sinabing pneumonia, nagpatayo ng pawis sa likod, kaya nagka-pneumonia. Tama? Yung alam natin, di ba? Pag sinabing pneumonia, ano yan?
naulanan niyan, tapos nagpatuyo ng pawis, ng basa sa likod, hindi nagpunas ng likod. So, kaya tinamaan ng pneumonia yan. Guys, hindi po yon ang dahilan kung bakit nagtutubig ang baga mo. Guys, meron pong cells sa likod natin na pagka yung lamig or yung tubig, hindi po makakapenetrate sa baga natin diretso yan. Even may force ang balat natin, guys, yung likod po natin, kasi mas malapit ang baga sa likod. So, ito lang po dito, no, sa bandang upper back. So, hindi po totoo na pagbasa ang likod mo, natoy ang ka dahil nagpumutok ka sa electric pan, magkakanumonya ka, hindi po yun totoo. Bakit nagkakanumonya ang isang tao? Guys, merong factors. It's either nagkaroon siya ng tinatawag na bacterial infection or viral infection or yung pinakahuli, pwedeng nagkaroon siya ng cancer. So, yun yung mga factors, yun yung mga reason bakit nagkakaroon ng pneumonia. Okay? Or, meron siyang kidney failure, hindi na lumalabas yung liquid, pumasok na rin sa lungs. So, yun yung mga reasons bakit ka nagkaka-pneumonia. Number one, pwedeng may bacterial infection ka, pwedeng may viral infection ka, or pwedeng meron kang cancer, or meron kang kidney problem. Minsan po kasi may kidney problem ka na, hindi mo pa rin alam. Kumbaga, akala mo okay lang, normal lang. Akala mo tumataba ka lang, pero nag-iedema ka na pala. No? Namamaga na pala yung extremities mo, hindi mo napapansin. So, marami pong taong ganun. Now, so yun yung mga reasons. Kaya po, sinasuggest natin lagi, pagka nakaramdam ka na ng ganun, inuubo ka, tapos nahirapan kang huminga, yung pag-inhale mo, guys, ito, mapapansin niyo to sa taong may pneumonia. Pag-inhale niya, bitin. Hindi makapag-expand mabuti yung lungs kasi may tubig. So pag-inhale niya, bitin. Hindi maka-inhale ng marami. Kasi nga, bitin. Hindi maka-expand yung baga. Dahil kasi, po, may tubig. Okay? Ayan, may nagko-comment niya. So hindi maka-expand. Now, kung hindi maka-expand, yun, possible may water, no? Pangalawa po, para ma-distinguish nyo rin kung may pneumonia, guys, yung paghinga po nung client or nung pasyente, may tunog. May maririnig kayong tunog. Okay? So, iba-iba po ang tunog. May crackles, may whistles. Pero, ibig sabihin, mapapansin nyo po yan. May tunog. Okay? Sa Tagalog, if I'm not mistaken, may halak o tawagin. Kapag humihinga siya, may halak. So, possible may pneumonia siya, no? So, hindi natin agad-agad i-diagnose na, ay, may halak ka, may pneumonia ka agad. Hindi po. Kailangan po muna magpa-X-ray. Tapos po, pagkatapos po magpa-X-ray, magpatingin po sa doktor. Ang itsura po ng baga na clear is, po sa X-ray ko kasi mapapansin nyo, black and white lang naman yan sa X-ray. Tama po ba? So, yung picture ng baga ko, I'm sure alam nyo naman po itsura ng lungs, di ba? So, sa X-ray po, itsura ng lungs, itim yan, puti dahil may buto, itim po, ibig sabihin clear. Okay? Now, pag yung in between nung buto mo, nung yung, di ba may buto yung ribs, di ba? Yung in between yan, pag puti ang kulay nun, magsaka ka na. Okay? So possible may tubig, 'di ba? Or possible may something. So I'm not saying na or kung hindi siya pantay, baka may bukol, baka may cancer ka. So 'yun po ang possible, no? So pa-check up ka agad. Immediately, pa-consult po kayo agad tapos X-ray yan, number one talaga yan. Tapos pagkatapos do, magpapa-second opinion ka pa ulit. Okay? Kasi syempre hindi naman kumbaga, laging may second opinion pag gano'n. Okay? So, pneumonia po, yan, misconceptions na pagka natuyuan ng pawis sa likod, pagka pneumonia, hindi po totoo yan. So, again, ulitin ko po, it's either bacterial or viral infection. It's either pwedeng may cancer ka or meron kang kidney problem na hindi makalabas ang fluid sa katawan mo. Okay? So, isa pa, sakit, misconception ulit. Pag-usapan po natin ang mga may kidney problems or kidney failure client. May CKD kung tawagin, no? Chronic kidney disease. So pag-usapan po natin yan. Ang problema po sa kidney disease, ang kidney po kasi natin para siyang sponge. No, yan. Dalawa kidney natin. So para siyang sponge na ang trabaho niyan is magsala. Bukod sa liver mo, kidney nagsasala ng mga toxins, ng mga dumi. Okay? So, misconception, pagka kidney problem, kidney disease, hindi nakakaihi. Okay? Ang client lang po na hindi nakakaihi, it's either meron siyang UTI
o namamaga ang prostate niya sa mga kalalakihan, or nagda-dialysis siya kaya hindi na siya umiihi. Pero guys, ang taong may kidney problem, umiihi pa rin yan. Pero, ang pag-ihi niyan, hindi na nasasala ng kidney lahat. So, nutrients, toxins, ano lang yan? Parang papastro na lang sa kidney yan. Okay? So, at the same time, common problem no sa may mga kidney disease, may mga CKD, yung mga yung signs and symptoms. Akala nila ang signs and symptoms lang ng taong may kidney problem is masakit yung lower back. Okay? So hindi lang po 'yun ang signs and symptoms ng may kidney problem ka. Or hindi lang din po, yung iba kasi akala pag may namamaga or nagkakaedema may kidney problem ka. Well, possible naman po 'yun. Pero hindi lang 'yun ang mga dahilan or ang mga signs and symptoms ng taong may kidney problem. Kasi po isa po sa mga sintomas na may problema ka sa bato is pag nangangate ang balat mo. Yan, ulitin ko po. Isa po sa mga sintomas na may problema ka sa bato ay pag nangangate ang balat mo nang wala ka namang buni o wala ka namang an-an dyan, wala ka namang alipunga dyan, pero nangangate. At yung kate niya mula sa loob palabas. So ibig sabihin po, lason na yung katawan mo nun. Okay? So, mataas na yung creatinine mo, mataas na yung blood urea nitrogen mo, okay? Mataas na yung phosphorus ng katawan mo. So, mga ngate. Tapos, may black discoloration sa balat, okay? So, mapapansin nyo po yan. Dapat maagapan natin agad na kunyari meron tayong kakilala, kamag-anak, kaibigan, o client na pansinin nyo po ang balat nila talagang nangingitim. Alam nyo po yung saging? Di ba ang saging, dilaw na dilaw yan? Tapos, mga ilang araw, may patsi-patsi ng itim? Okay? So, yun po, yan, may tanong po, hindi ko, nawala. Mamaya po, sagutin natin yung mga questions. So, yun nga, yung saging na, di ba, after ilang araw, di ba, dilaw na dilaw yan, after ilang araw, may patsi-patsi ng itim. So, yun yung nangyayari sa isang, sa balat. Possible, ah, na ang taong may CKD or may chronic kidney disease, magkaroon ng itim-itim sa balat. Patsi-patsi, mapapansin nyo sa ganito, itim yung kulay ng ganito, no? So, itim yung balat, yung basta hindi may discoloration. O hindi talaga pantay. May part ng balat na itim, tapos dito, tapos sa binti, tapos makati. So, yun po. Yung iba kasi akala, ay may ano ka lang, may problema ka lang sa balat. So, gamutin mo yan ng ano ng yung pampahid sa balat, no? So, hindi po. Pa-check nyo pa rin po sa nephro. Kailangan po makita ng nephro yan. Now, so yun yung mga common misconceptions na pag pinag-usapan sa actually marami pa po. Pero I'm hoping na natutunan nyo po yung iba na mga nabanggit ko, no? And ano namang kinalaman ng Tebro Magold sa mga sakit na nabanggit ko? Guys, the good thing with our product, napakataas po ng antioxidant level ng product natin. Can you imagine 95,500 antioxidants meron sa produkto natin. More than the required daily allowance. Ibig sabihin po, very potent ang product natin. Na pag ito po, in-endorse mo sa client, in-endorse mo sa patient, it will guarantee, ito po ha, lilinawin ko ha, it can guarantee, no, or it will guarantee na talagang makakatulong po ang produkto natin sa kanila. Okay? Client mo na may sakit, no, na may sakit, na may kidney problem, may diabetes, or may problem sa heart, may problem sa lungs, may problem sa skin. Guys, it will surely help them. Now, pag pinag-usapan naman natin yung word na gagaling, nakadepende pa rin po yan sa capacity ng katawan nila. Okay? Kasi po, kung terminal stage na yung sakit, talagang oras niya na. Eh kahit ano pong ipalaklak mo dyan, pag nakalagay po sa Golden Book ng Kalangitan na oras na ni Poncio Pilato ngayon, nakukunin na siya, ni kamatayan, eh wala po tayong magagawa doon, di ba? Pero in reality po, talagang makakatulong po ang product natin sa lahat ng mga tao. Guys, wala po itong pinipili, lahat. Pag sinabi pong lahat, basta humihinga, tao, buhay, at kayang uminom, guys, ipainom natin ang product and it will definitely help them. Ganon po kaganda ang produkto natin. Ang ganda po kasi ng combination. Ano po yung combination nito?
Our product contains essential vitamins and minerals plus trace minerals, and it also contains probiotics. So yung proper combination nung elements na yon, nung vitamins, minerals, trace minerals, probiotics, stevia, yung exact na laman nito guys, almost perfect po yung percentage each element na nilagay dito. That's why ang ganda po niya, fast acting pa. Ang labanan po sa market ngayon pagdating sa produkto, importante po na fast acting ang product na iinumin mo. Why? Kasi nga po, kung nahihirapan na talaga yung tao, tapos sasabihin mo, Mars, uminom ka ng product natin, aabutin ka ng mga 2 linggo bago ka makarecover. Di ba parang, yung sakit na nararamdaman ko, 2 linggo pa? Whereby, guys, itong product natin, upon taking this product, napakarami na pong testimony. Isang bote, nakaramdam talaga ng relief. Okay? Different kinds of diseases, especially po, especially cardiovascular diseases, especially pain. Yan. No? Pag uminom ng product natin, talagang nare-relief. At ang dami na pong testimony. Kung testimony po ang pag-uusapan, sobrang dami na po. Halos lahat po ng distributor na nakapag-take ng product natin, talagang nakapag-testify. And also, yung mga clients nila nakapag-take ng product, talagang naramdaman po na hindi po tayo ng bobola, hindi po ito sales talk lang. And talagang na-prove po na effective ang product natin. Guys, this product, Theobroma Gold, FDA approved po ito. Ang maganda po dito, meron po tayong license to operate, at the same time, meron po tayong certificate of product registration coming from the FDA or Food and Drug Administration Philippines. Okay? FDA approved po ito. At yung seal of approval po na nilagay po dito, high-risk food supplement. Matthew, high risk, parang nakakatakot yata yung word, high risk. Guys, pag sinabi pong high risk food supplement, ibig sabihin po, good as fresh ang product natin. Ibig sabihin, halos sariwa ang produkto natin. Hindi po basta-basta nagbibigay ng approvals FDA ng high risk pag hindi nila napatunayan na sariwa ang produkto. Ibig sabihin po, ang product po natin na ito, sariwa po ito. Paano ba ginawa to, Matthew? Guys, yung raw cacao powder na meron dito, air-dried, hindi niluto. Okay? Hindi po ito niluto. Ibig sabihin, hindi po namatay ang enzymes. Kasi po, ang isang prutas or gulay, pag niluto mo yan, nababawasan yung efficacy. Okay? Yung level ng antioxidant, bumababa. Ang kagandahan po dito, hindi po ito dumaan sa proseso ng pagluluto. Kaya po hindi bumaba ang efficacy ng product natin. Kaya po na-maintain. Kaya ang tawag dito, raw cacao powder. Raw, hindi po ito kokwa na sinangag muna bago po pwede nang inumin or pwede nang kainin. Hindi po ganun. So raw cacao powder po ito, no? Diba? 95,500 antioxidants. Ininfusan pa ng vitamins, minerals, trace minerals, probiotics, and sweetened by stevia. Walang sugar, guys. Sweetened by stevia. Now, ang kagandahan pa po dito sa product natin na ito, talagang pag pinainom mo sa tao, yung effect sobrang bilis. Yung po yung isa sa pinaka-proud ako sabihin na pag every time na may umiinom ng product natin, talagang nakaka-relief talaga ng sakit, no? Natutulungan talaga. Even yung iba naman, tinanong sa akin, bagong opera, pwede ba silang gumamit ng product? Definitely, maganda po sa kanilang gumamit ng product kasi po, pabibilisin ang produkto natin, yung recovery ng mga taong bagong opera. So pabibilisin niya mag-recover yung katawan natin kasi po, ibuboost niya yung katawan natin ng maraming antioxidant, na yung antioxidant na yun, tutulungan yung katawan mo para mag-repair. Okay? Guys, kinreate po ni Lord ang katawan ng tao na may sariling repair system. Ano yung repair system na yan? Di ba pag ikaw nasugatan, kahit hindi mo gamutin, kusang gumagaling? So ganun po ang katawan natin, nag-heal siya ng kusa. Kinreate ni Lord ang katawan natin na nag-heal ng kusa. Ang problema po, pag masyadong mataas yung toxin mo, pag mababa ang nutritional level mo sa katawan, mababa ang antioxidant mo sa katawan, mahina pang depensa mo, humihina po yung kakayahan ng katawan mo para mag-repair ng sarili niya. Na pag di niya na ma-repair, bibigay. Pag bumigay, RIP ang tawag mo. Patay ka na. Di ba? That's why nakakatulong po ang produkto natin para tulungan yung katawan natin na mag-repair.
Guys, pag meron kang sakit, hindi naman po mismo yung produkto natin na magpapagaling sa'yo. Yung katawan mo pa rin. Ngayon, yung sistema ng katawan mo ng pagre-repair, tutulungan po ng produkto natin. Palalakasin niya yung sistema ng katawan mo sa pagre-repair para yung may damaged na cell, ma-repair. Yung may damaged na organ, ma-repair. So, yun po yun. Now, ang kagandahan pa po dito, guys, sa produkto natin na ito, ito po, hindi po mahirap inumin dahil sobrang sarap. Okay? Made from raw cacao powder, sweetened by stevia, sobrang sarap po. Unlike other supplements, hindi ako magbabanggit, pag ininom mo, nakakasuka talaga. Okay? Ang hirap inumin, especially sa mga bata, ang hirap ipainom. Pero this product po, sobrang daling ipainom kahit kanino. Matanda, bata, tomboy, bading, lalaki, babae. Diba? Lahat pwede. Yun po yung maganda sa produkto natin. Lahat pwede. Okay? Now, ano pa pong kagandahan dito sa product natin ito? Bakit talagang napakasarap niyang i-endorso? Guys, bukod po sa fast acting, garantisado po ang effect. At the same time, guys, safe po tayo. Sabi ko nga, FDA approved. Meron tayong certificate of product registration. At guys, ito po good news. Sa mga kapatid at kababayan natin ng mga Muslims, ng mga Islam, halal approved po ito ang product natin. Nalalabas lang po, couple of weeks ago, lumabas po ang halal natin and certified po tayo ng IDCP halal. Ibig sabihin po, international, hindi lang po pang Pilipinas, pang buong mundo ang kalidad ng produkto natin. Kaya po tuwang-tuwa po kami tuwing pinopromote natin itong product na to dahil sobrang effective. Now, ano pang advantage pag ginamit natin itong product? Ang advantage pa po pag ginamit natin itong product, guys, eh talaga naman pong yung repeat order nandun. Kasi pong isang produkto, kapag magaling ka magsalita, hindi effective, mapapabili mo tao. Pero walang reorder yan. Tama po ba? Guys, ang kagandahan po dito, dahil sobrang effect niya, antindi talaga, pag kahit hindi ka magaling mag-present, kahit hindi ka doktor, kahit hindi ka nurse, kahit hindi ka health advocate, guys, pag ito nasubukan ng client or ng patient, I'm telling you, ang reorder po, sigurado po, guaranteed, dahil sobra po ang effect nito. Okay? Now, Matthew, ang ganda ng produkto. Paano naman namin iinumin to? Paano ba ang tamang pag-inom ng produkto? First-timers, leaders, distributors, sa mga bago po, ang tamang pag-inom po ng produkto natin. In the morning, on an empty stomach, ibig sabihin, walang laman ng tiyan, pagkagising na pagkagising. Guys, magtimpla ka ng isang bote. Okay? Isang bote. Ang tubig po hanggang dito, meron po itong buhit. Lalagyan nyo lang po ito. Bubuksan nyo po ito. Lalagyan nyo ng tubig. Hanggang dito po, may buhit po yan. Isi-shake nyo po maigi. Matthew, anong klaseng tubig ang ilalagay? Pwede pong malamig. Pwede pong normal lang na temperature. Pwede rin pong hot. Huwag lang boiling. Pero guys, suggestion ko po, pag hot water ang gagamitin, huwag po dito. Ilagay nyo po sa tasa. At doon nyo po kanawin. Okay? So dito po, cold or warm water or tap water will do. Guys, shake mo lang. Pag natunaw na lahat yan, ang bilis po matunaw nito. No? Inumin mo diretso. Huwag mo nang papatagalin. Huwag mo nang paabutin pa ng 24 hours na nasa bote. Pag tinimpla mo po ito, inumin mo na agad. Bakit, Matthew, kailangan inumin agad? Guys, sabi ko nga po, good as fresh ang product natin. Pwede po kasi na pag tinikman mo siya, na-contaminate ng laway mo, tapos tinakpan mo, pwede na pong mag-build up yung mga bakterya. That's why, maganda po dito, pag binuksan mo, tinimpla mo, inumin mo ng diretso. Bakit pa diretso? Guys, ang ganda pa po sa sistema natin yan. Okay? Kasi po, talagang parang binoost yung katawan mo ng energy pag ininom mo to. Kaya po, best time to drink nito sa umaga para buong araw po talaga grabe po ang energy. Now, ang advantage pa po natin dito sa product na ito, pag inom mo sa umaga, ito po matindi. Matthew, kailangan ba araw-arawin po pag inom nito? Guys, hindi po kailangan araw-araw, lalo po kung pang-prevention lang. Wala ka namang sakit, magpe-prevent ka lang. Ang pag-inom po nito, guys, 1 to 3 bottles lang po per week. Okay? Again, ulitin ko po, 1 to 3 bottles per week for prevention. Pero pag meron kang acute diseases, let's say meron kang bacterial infection, tinamaan ka ng viral infection, di ba, tinarang kaso ka bigla. So, guys, pwede po ito once a day. Kung meron kang acute diseases. Now, kung meron ka namang chronic diseases,
we suggest, guys, for you to take hanggang 3 bote. 3 bote isang araw. Okay? Pero kung talagang medyo nasa terminal stage ka, hanggang 5 bote isang araw pwede po. Kasi po, lalo kung mayroon kang cancer, stage 3, stage 4 cancer, let's say colon cancer, breast cancer, prostate cancer na nasa level 4 na or stage 4 na. So, all you have to do is to boost your body ng mataas na mataas na mataas na antioxidant. That's why we suggest hanggang 5 bote. Ayan, malulubat na ako. Charge ko muna hanggang 5 bote. Ayan, nasaksak ko lang po. Okay, ayan. So, ibig sabihin, 3 hanggang 5 bote isang araw pag meron kang chronic diseases. Okay? Ngayon, Matthew, 5 bote, parang ang hirap naman inumin. Guys, hindi po mahirap dahil napakasarap nga po ng product natin. Ngayon, pag pinag-usapan naman yung presyo, guys, ang presyo po nito, talagang masasabi po natin na ano siya, hindi siya mahal, hindi naman siya mura, pero reasonable ang presyo. Now, kung gusto mo lalong makamura, magpa-member ka. Maging distributor ka, maging dealer ka. At pag nagpa-member ka, di nakamura ka na, naka-discount ka. Siyempre, gold package na po ang kukunin natin para 50% discount. Tama po ba? Now, gusto mo ngayon, naka 50% discount ka na. Eh, Matthew, parang ang bigat pa rin sa bulsa. 50% discount na, pero mabigat pa rin, 5 bottles per day. So ano bang dapat namin gawin? Guys, dun na papasok yung business. Gawin nyo yung business, yung negosyong Teo Broma Gold. Guys, gawin nyo ang negosyong Teo Broma Gold. Parang libre na din ang products ninyo sa dami ng fifth pairs. I'm telling you guys, yung pang-inom mo, pang-inom ng pamilya mo, gawin mo ang negosyong Teo Broma Gold, libre na ang products sa'yo. Yung po yung maganda dun. Kaya, guys, refer lang, workout natin to. Ang kagandahan pa po dito sa product natin na to, guys, eto pong bote niya, mabanggit ko lang. This is a food grade PET bottle. Okay? Kaya iba po kasi nagwo-worry, ha, nasa plastic bottle. Take note, guys, sa plastic bottle po ito, pero PET food grade po ito. Kaya wala pong problema. Ang expiration po ng product natin, 1 year lang. Unlike other supplements na inaabot ng 2 to 3 years. So ito po, 1 year lang. Okay? So guys, anong klaseng probiotic yung ginamit dito? Ganadin BC30, which is the advantage of that kind of probiotic, is that nakaka-withstand po siya sa extreme heatness. Kasi po, hindi natin maiwasan ang produkto po natin pag ito po ay sinip, uso na po ngayon ng online selling. Uso na po ngayon ang mga shipping courier. So hindi po natin maiwasan minsan pag ito po ipapaship natin or i-deliver natin, ma-expose sa araw. Pero huwag po kayo mag-alala kasi po, ang probiotic po na ginamit dito can withstand. Ibig sabihin, kaya niyan tumagal sa napakainit na panahon. Okay? Pero huwag niyo naman po ibibilad to na parang daing, parang awa niyo na. Okay? So hanggat maaari, huwag niyong paarawan, room temperature lang. Pero guys, kung mapapansin niyo po, powdered po siya. Ang enzymes nito, ang probiotics, tulog pa. Ha? Tulog pa yan. Pag nilagyan mo na ng tubig yan, magigising lahat yan. Now, pag nagising yan, that's the best time for you to drink the product, to take the product. Okay? Now, kung meron kang sakit sa bato, kung meron kang sakit sa kidney, we suggest kung ilan lang yung number of liters na pwede mong inumin, mag-stick ka lang dun sa number of liters na pwede mong inumin. So, kung 1 liter per day ka, plus 250 ml, so, ima-minus mo yung 250 dun sa 1 liter. So, 750 ml na lang pwede mong inumin na tubig kung mag-once a day ka ng produkto natin ito. Now, guys, sobrang effective, sobrang ganda. Ito po matindi. Ini-endorso na po ito ng mga doktor. Okay? Nung nakaraan po, nakita ko po, shout out dun sa Team Tayo Wellness, kung di ako nagkakamali. Sila po, nasa kanila yung doktor na nag-i-endorso ng produkto natin. Matthew, bakit na-endorso ng doktor ang produkto natin? Guys, wala pong nakasulat dito na no approved therapeutic claim. Ibig sabihin po, ang produkto po natin ay talagang pwedeng i-endorso ng mga doktor. Wala pong problema. So, ibig sabihin, kung yung mga health practitioner nga po nakakapag-endorse ng product natin, ibig sabihin, guaranteed safe po ang produkto natin. Okay? Now, Matthew, maganda produkto pero wala sa Mercury, wala sa Generica, wala sa Watson. Eh, effective ba talaga? Guys, hindi po basihan ang produkto na nasa major drugstore na effective. Hindi po basihan yun. Saan po tayo magbabase? Sa content at sa approval ng FDA. Okay? Doon po tayo magbabase. Sa content at sa approval. Now, kaya po ito wala sa major drugstore, simple lang po.
dahil ito po, exclusive po ito, dinidistribute po ng mga distributor at dealers ng Teo Broma Gold Philippines. That's why we're very proud to say na tayo lang po ang nakakapag-distribute nito at wala po ito sa mga major pharmaceutical companies. Ganon po kabait ang may-ari ng kumpanya natin. Kaya palakpakan po natin. Okay? So guys, any question po? Tapos na po ako. Okay? Tapos din pagpapaliwanag ko. Hopefully, marami po kayong natutunan. Marami po kayong napulot na kahit sa napakaisang oras lamang na ginugol natin, ay marami po kayong napulot na aral dun sa aking pagpapaliwanag regarding the product and also regarding dun sa mga misconceptions sa mga sakit. Guys, kung nabitin po kayo ngayon, every other Tuesday po, yan, napag-usapan namin ni VP Sherwin, every other Tuesday po, ako po ang mag-conduct ng intensive product orientation at gagawin po natin yan by session po, iba-iba po ang topic natin. So that's why maganda po doon. Marami po kayong matututunan scientifically, medically, iba-ibang area po ng katawan natin mula ulo hanggang paa, itatackle po natin yan. So by next 2 weeks, ang topic naman natin, misconception pa rin, pero sa ibang part naman ng katawan, sa puso naman ang pag-usapan natin or external naman. So iba-ibang topic po tayo every time na meron tayong product orientation, iba-iba po ang topic natin. Kaya po, make sure po paatinin nyo lahat ng mga bago, ng mga distributors and dealers and partners ninyo. Paatinin nyo po palagi sa mga ganitong activities natin. And ipopromote ko lang din po yung mga ibang araw ng activities natin online. I-support po natin. Kasi po yung iba, nahihirapan dahil meron tayong tinatawag na quarantine protocols. So that's why we're very proud to say na very supportive ang company natin pagdating sa ganitong klaseng event, which is nagkakaroon tayo ng online gathering, itong Zoom meeting natin na ganito, talagang naman i-maximize po natin. So magtulungan po tayo lahat, distributors and dealers, welcome po lahat sa event ng company natin. So again, guys, my name is Matthew Mariano po. Maraming salamat po sa time ninyo. At i-open na po natin ang floor for question and answer. Yan. Maraming salamat po. Yun! Ang galing-galing naman ni Coach Matthew. Yes. Alam niyo po ba, para sa ating mga participants na nakikinig po, alam niyo po yung ating Coach Matthew, ano po ito eh? MD, PhD. Ano po ibig sabihin ng MD, PhD? Mukhang doktor dahil sa galing niya, pero hindi siya doktor. Isa po siyang RN. Actually, lagi ako na-amaze kay Coach Matthew kasi pinapanood ko siya from the start na nag-IPO siya. Mula nung April na naging part ako ng company, even up to now, lagi ako naka-plug in sa kanya. And every time siya nagtotalk, lagi ako may bago natutunan. At it's Coach Matthew, it's worth it na makinig sa'yo. Tsaka galing, akala niyo po si Coach Matthew, meron niyang hawak. Wala po. Kanyang presentation. Coach Matthew, dahil dyan. Yes! Powerful! Alright? It's now time for our question and answer sa ating mga participants. Coach Matthew, apo. Can you do it at least 20 minutes for question and answer? Are you okay with that? Yes po. Okay. Kung marami pa po, okay lang. For the service of our company. Yan! Kaya si Coach Matthew po, top 11 ng company. Dahil yan, service. Alright? The table is now open for question and answer. Okay? Actually, Coach Matthew, merong tanong kanina habang nagdi-discuss ka, galing kay Bida, hirap masahin ang last name niya. Ito ata yung, ano natin eh, from Germany, under your team din to eh, under kay Coach Robert. Eggersdorfer po. Yung pronunciation ng family name ko. Eggersdorfer. Yes, Pabida, how are you? Hello, good evening po. Good evening po, good evening. Still, I cannot pronounce it. Gawin na daw po yung packets ng aking Teo going Germany kasi nag-okay na po yung kakilala ko na yung head ng aming dito. Wow. Ano ba yun? Sir Sherwin, sino ba yon? Ano ba pangalan nun? Yung sa Bureau of Custom. Alright. Congrats.
Mabida regarding that pinasa concern. Pinasa ko po yung ano, yung pinost ninyo, pinasa ko sa kanya. So, okay naman daw. Wala naman daw problema na papasukin ng product. Wow! Pwede na sa Germany. Yes! Kaya magkalat na ako dito ni Tio Broma. Mabida, I'm excited to visit Germany together with Coach Matthew. Sasama ko si Coach Matthew. Sarap doon. Ay, Pete, sama ako dyan. Hanggang yan sa stage. Din daw. Ang daming Pilipino dito. Anyways po, Ma'am Vida, it's a welcome news sa ating lahat po. PM po tayo regarding that particular concern po. Ano yung mga kailangan? We are more than willing to submit yung ating all of our legalities, FDA, CPR, halal, tsaka ano ba yung Coach Matthew? MS, tawag doon? MSDS. Yung pang-international. Meron tayong ganun eh. Alright? Ah, okay. Pero yes. For the meantime, Mang Vida, ang ating topic po ngayon, question and answer po regarding sa ating products. Meron kang message po nakita ko dito kanina. Paano kung isa na lang ang kidney? Right? But pag-dialysis po naman at namamaga talaga, pwede bang painumin ng Teo Broma? Yung po ang tanong, Coach Matthew. Tapos namamaga pa. Opo, namamaga yes. Po. Pwede po. Ang Teo Broma po ay may natural anti-inflammatory effect. So, malilesen po yung pamamaga, malilesen yung pain. Yun po yung maganda doon. So, pwede pa rin po mag-take ng Teo Broma doon. Pwede ko na siyang bintahan pagdating ni Tio Broma dito. Yeah. Okay. Thank you po, Ma'am Vida. PM po tayo, ma'am. Sige po. Pwede ko i-email po sa inyo yung mga legalities na kailangan po. Apa. Sige, Sir Sherwin. Okay. God bless, Ma'am Vida. Looking forward to meet you in person. In remission. Thank you po. So may question po dito, VP. Ito, Coach Matthew. Ito ba yan? Nabasa mo galing kay Jen Nang. Yes po. Ito ba yan, Coach Matthew? Apo. How does this work for patients who are in remission? Okay. So skeptical. Do you have any study, backup studies? Guys, ito pong product natin. Actually, may study naman po regarding cacao. Regarding raw cacao powder. May study po. Now, may study rin po na alam naman po natin with essential vitamins and minerals and trace minerals, and talaga maganda po sa katawan natin. Guys, again, ulitin ko po, hindi mo kailangan maging medical practitioner para ipaliwanag na maganda ang product natin, na effective ang product natin. At guys, ang content po ng product natin, kahit po saan nyo i-research, talagang nakakatulong po ito sa mga taong may sakit. Okay? Kahit po pagbalik-balik na rin po natin, any product, when we talk about vitamins and minerals plus trace minerals, it definitely help yung mga taong may sakit. Okay? So pag pinag-usapan po ang antioxidant, hindi na natin kailangan ng research. When we talk about antioxidant, hindi na natin kailangan ng papers na sasabihin na maganda antioxidant sa katawan ng tao. Guys, we knew na ang antioxidant maganda po talaga sa katawan. Nakakatulong po talaga sa katawan ng isang tao. At it so happened po na this product contains 95,500 antioxidants. Wow. So dun sa mga taong nagtatanong na kung okay ba talaga, guys, hindi mo kailangan maging medical practitioner para sabihin ang antioxidant ay maganda sa mga taong may sakit. Dahil po parang ganito po yan. Siguro may ano ko lang, share ko lang din. Pag tayo po ay may kamag-anak, kapamilya, kakilala na nagkaroon ng sakit, hinay blood, ano po bang dadalin natin sa kanila pag tayo ay dadalaw? Pagka po ba yung uncle mo, hinay blood, dadala mo ba ng bulalo yan? Papasalubungan mo ba ng bulalo? Hindi. Papasalubungan mo ba ng sisig yan pagka na-stroke yung uncle mo? Di ba po ang ipapasalubong mo sa kanya, fruits, vegetables, antioxidants. Yes. Di ba? And the good thing with our product po, napakataas ng antioxidant level ng product natin. Okay? So yun po yun. Ayan. Actually, I'm hoping na nasagot ko po ang inyong tanong. Coach Matthew, can I add on to that? Yes po, BP, yes. Sa ating mga participants po,
Kami po, together with Coach Matthew and team ng marketing, ako po kasi ang head ng sales and marketing. Vice president po ako doon. So syempre po, kami ginawa namin po ang aming due diligence regarding our product. Kasi po ako, by profession po, hindi po ako medical practitioner. Isa po akong chemical engineer. Alright? Pero I was trained mula bata ako hanggang ngayon na hindi po ako naniniwala basta-basta sa sabi-sabi. Hindi rin po ako naniniwala basta-basta sa nasusulat lang. So ang ginawa ko po, nung last April, inayos ko po yung lahat ng ating marketing collaterals. As you can see, ni-research ko po ito. I do my own due diligence. Alright? Coach Mati, for information ng ating participants, nasa Google naman po eh. Maraming medical journal, maraming medical claims, medical report about our product, pure yes. Cacao. Kung makikita nyo po ito, ito po, ito po yung ating tarpaulin. Lahat po na nakasulat po dito, 23 powerful benefits of cacao. Hindi po ako ang gumawa nito. Hindi po ako nagsabi nito. Nasa medical journal po ito. Mari-research nyo po ito lahat. Alright? And ang kagandahan lang po, yung medical journal ng about pure cacao, hindi lang po isa, hindi dalawa, hindi sampu, madami. You do your own research. Okay? Yun po ang aking suggestion po. Alright? Yes. Coach Mati, meron pa po tayo. Apo. Nakakatulong po ba ang Theobroma sa may epilepsy? Paano ang gagawin? Galing po ito, Coach Matthew, kay Lito. Apo. Coach, yung epileptic po na client or patient, hindi po natin may gagarantee na ang Theobroma po, pag ininom niya, is mawawala na ang seizures. Pero po, ang kagandahan po dito, may mga testimonies tayo na epileptic clients na nag-take ng Theobroma and na-lessen yung series of pag-seizure nila. So, ibig sabihin po, pagdating sa ganyang sakit, hindi natin ma-assure na mapapagaling, pero po, matutulungan yung client na ma-lessen yung series or tumagal yung series ng interval ng pag-seizure niya. Kasi po, ibang klaseng sakit talaga ang epileptic, no? Ang mga taong may epilepsy. Talagang it's a neurodisorder. Yung iba po kasi inborn, nangyayari. So guys, pag genetically developed problem, hindi po natin mai-recommend na mapapagaling niya ng Theobroma yung may mga genetically impaired clients, no? Pero guys, matutulungan po na maging maayos. Or yun nga, when you talk about sa epilepsy, malilesen yung series ng pag-seizure. So yun po yung magagawa ng produkto natin. Okay? Makakatulong. Tama po. Yes. Para malilesen yung seizure. Ito, Coach Matthew, galing po ito kay Ellen Yamit. Pwede po ba ito, itong product? Pwede po ba itong product sa pregnant na merong iron deficiency? Kung ako pong tatanungin, pwede po ito. Pero po, before nyo po ipainom sa taong pregnant, ipakonsult nyo po muna sa kanilang OB-GYN. Kasi po yung OB nila ang nakakaalam ng medical history ng buntis. So siya rin nakakaalam kung okay ba ito. Pero kung iron ang pag-uusapan, makakatulong po ito para madagdagan ang iron ng pasyente. So para ma-lessen or mabawasan yung tinatawag na iron deficiency problem niya, so makakatulong po ito para madagdagan yung iron nung buntis. Pero again, i-consult muna sa OB dahil yung OB ang nakakaalam ng medical history nung pasyente or nung buntis. Ngayon, pag in-approve ni OB na gumamit ng Theobroma, that's the time. I-endorse po natin, ipainom natin ang Theobroma doon sa pasyente, doon sa buntis. So, yun. Alright, thank you, Coach Matthew. Coach Matthew, another question po. Apo. Galing kay Fairy Mama Labs. Hello, Mama Labs. Ayan, amebiasis. Ang question niya, sa amebiasis case po, paano po yung pag-take ng product? Okay, ito po, pag may amebiasis kasi talagang loose bowel ka dyan, no? Ang taong may amebiasis, manghihina talaga kasi mayat-maya pupo. So dahil watery ang pupo niya, so possible yung mga electrolytes sumama. Kaya po ang iniiwasan natin sa taong may amebiasis, yung tinatawag na dehydration. So pwede siyang ma-dehydrate, pwedeng yung mga nutrients, yung electrolytes, lumabas.
Now, ang kagandahan po dito sa Teo Broma, ito po, based on experience naman, kasi kaming ng partner ko, kinamaan din kami ng mebiasis way back a couple of months ago. At Teo Broma po, nakatulong po sa amin. Ang malupit po noon, one bottle lang. Okay? Pag-take namin ang Teo Broma, so inayos agad ng product natin yung aming digestive system o yung gastrointestinal tract namin. So inayos din talaga. So because of the probiotics din, nakatulong po siya for the digestion, no? So ibig sabihin yung problema, yung bacteria, talagang nailabas namin. Kasi yun ang problema eh, yung bacteria. Kailangan mo siyang mailabas kasi foreign body yan eh. Ayaw tanggapin ang system mo, kaya ka nagpupupo. So reaction ng katawan mo yun na ilabas eh dahil makapit sa ayon lumabas, no? Pero guys, itong product natin talagang nakatulong po ng matindi. So same pa rin po ang pag-inom, sa umaga inom ka, tapos kung watery pa rin siya hanggang tanghali, inom ka pa rin sa tanghali. Kung mahirap pa rin hanggang gabi, inom ka hanggang gabi. So continuous po, 3 times a day pwede po, wala pong problema. So again, pag mayroon kang amebiasis, so sabi ko nga yung electrolytes lalabas. So you need to replenish. That's why maganda po ito kasi kung pupo ka ng pupo, labas din talaga ng labas ang electrolytes mo. So i-replenish mo na i-replenish. So inom ka sa umaga, inom ka sa tanghali, hanggang sa umukay yung sistema mo. Mapapansin niyo po yan, unti-unti po mabubuo na yung pupo mo. Hindi na siya magiging watery. So hanggang sa normal na ulit yung digestive tract mo. So normal na ulit yung gastrointestinal system mo. So normal na ulit. So yun po yun. Ibig sabihin, makakulong po talaga ang product natin sa taong may amebiasis. Okay? Alright. Thank you, Coach Matthew. Coach Matthew, may question na ano po eh. Ano to, medyo exciting yung exciting and intriguing yung tanong. Babasahin ko po. Galing kay Access MTD. Alright? Ito, Coach Matthew, ang tanong niya. Marami kami nakikita sa FB posting about Teo Broma. May dark brown ang bote at may transparent naman. Yung transparent po, yun po yung atin. Okay? Ano po ang pagkakaiba? Alin diyan ang mabilis ang positive effect sa katawan? Maraming salamat po. Apo. Ano po yan, BP? Ang pagkakaiba yung bote. Hindi, joke. So magkaiba po. Magkaiba ng bote. Yung Teo Broma po kasi, para sa mga distributors natin, ito, at may encounter nyo rin to, at least alam nyo yung sagot, yung word na Teo Broma, hindi po siya, hindi siya brand name. Yes. The word Teo Broma is not a brand name. It generic is a generic name. Yes. Ibig sabihin, lahat pwedeng gamitin ang word na Teo Broma. Kasi po, yung iba, pag sinabi Teo Broma, ay, naguguluhan ako may Teo Broma. It's like just using, ito po, i-relate lang natin, no? Pag-usapan natin ang sodium ascorbate. Di ba po, pag narinig nyo sodium ascorbate, napakarami pong brand name niyan. Iba-iba. Merong ganito, merong ganyan, merong, di ba? Iba-ibang brand name si sodium ascorbate. Pero lahat yon sodium ascorbate. Now, with Teo Broma naman po, Teo Broma is a generic name. Now, the difference between the other Teo Broma and with our Teo Broma, yung sa atin po, linawin ko na po, yung sa atin po, transparent yung bote, number one. Sumunod po, yung sa atin po, merong probiotics. Okay? Yung sa atin po, stevia ang sweetener. Yes. Yung sa atin po, mas lesser ang selenium for the prevention of selenium toxicity. Yes. Ibig sabihin po, yung sa atin po, mas masasabi natin na halos na perfect yung formulation. So, Teo Broma Gold, ibig sabihin kasi ng gold, enhanced. Diba? So, Teo Broma Gold, ang ganda po ng formulation ng Teo Broma Gold. Iba po ang formulation ng isang klaseng Teo Broma, dito naman sa Teo Broma Gold. Magkaiba po ng formulation. Okay? So, yun po ang sagot ko. BP, baka may i-add po kayo. Dadagdag ko lang, Coach Matthew. Yung ating product, infused ng all natural vitamins and minerals. Alright? Ang nakakalungkot lang kasi, Coach Matthew, may naririnig ako, yung isang Teo Broma, medyo hindi maganda po yung kanilang business practice eh.
although we have nothing to do with that, sinasabi kasi nila Coach Matthew, yung kanila daw urig. Okay? Sa kanila lang daw ang urig, yung iba daw na Teo Broma, peke. Hindi ko lang pinapatulan. Okay, hindi ko lang pinapatulan, parang it's a waste of time on my part na patulan pa yon. Parang wala kasing pwedeng mag-claim na ang Teo Broma ay kanila lang. The same thing na sinabi ni Coach Matthew, walang pwedeng mag-claim na ang sodium ascorbate kanila lang. Walang pwedeng magsabi, walang pwedeng makapag-claim ang mangustin kanila lang. Ang barley kanila lang. Ang aloe vera kanila lang. It was created by God. Nasa nature po yan eh. Yung Teo Broma po, from Latin word. Diba, Coach Matthew? Teo means? God. God. Broma means food. It's food for the God. Ito po yung Latin name ng cacao. So walang pwedeng magpa-IPO ng word na Teo Broma. Nagets niyo po? Bigay po ito ng Diyos sa ating lahat. Okay? I hope, klaro, yung discussion natin. Magkaiba po yung brown. Although sinisiraan nila tayo, we will let them do that. Bahala sila. Basta tayo, we will do right proper practice. In a mahalaga. Okay? Another question. Coach Matthew, galing po kay... Guest po ito, Coach Matthew. Guest ni Perry Risa. Guest Baitlin. Pwede po ba ito sa autistic? Kasi sa case po niya, pinagbawal sa kanya ang chocolate. Since ang cacao, parang chocolate. Kasi autistic mga hyper sa chocolate. Apo. Pinagbawal ang chocolate sa kanya, possible. Because pwede siyang maging hyperactive. Because of the sugar na nandun sa chocolate. Kasi ang chocolate talaga, pag sinabing chocolate, matamis. So, ang isang effect na pwede niyang igawin sa isang tao is maging hyperactive. Ang advantage naman po ng sa atin, wala pong sugar itong Teo Broma. So, stevia po ang sweetener natin. So, ito po, it can give you energy, pero hindi siya to the point na gawin kang hyperactive. Hindi po ganun. Yes. So, ito po ang chocolate. Processed po kasi yan eh. Ang chocolate po is a processed. So, ito po ay raw cacao po ito. So, wala pong magiging conflict po doon. Okay, diba, Coach Matthew, yun po yung difference ng cacao sa cocoa. Yung cocoa kasi, processed. Pag cocoa kasi, may sugar na eh. Kasi nga na-process eh. Sa atin po, cacao. Alright? Tapos, Coach Matthew, another question po, galing kay Jen Nang. Does it reverse diabetes? How does it work on diabetic patients? How does it make a patient more insulin sensitive? Yan, gandang tanong nga. Okay. Yung diabetic, pagiging diabetic po ba nila is a type 2 diabetes? Kasi po, pagka type 2 diabetes po yan, or yun nga, DM type 2, when we talk about, yes, type 2. So, yung pagre-reverse kasi ng diabetes, dati kasi nung araw po, hindi ako naniniwala. Kasi ang pagkakaalam natin, yung din na naituro sa amin sa ospital na ang tao na diagnose ng diabetic, lifetime diabetic clients na siya. Yes, pero, yung buong sabi. Lifetime na siya, no? Pero with my experience naman sa as a health practitioner sa ganitong klaseng industriya, I've met a lot of naturopathic doctors na claiming na talagang nare-reverse nila ang diabetes. So, tinignan ko, in-assess ko, and true enough naman, with the proper lifestyle and diet, naging normal ang sugar ng isang diabetic client. Talagang na-regulate, no? Kasi, yun nga, pag sinabing diabetic, uncontrolled blood sugar. Pero dito, with the proper lifestyle and diet, talagang na-control yung sugar. So, ibig sabihin, na-reverse talaga. Now, with our product talaga po, ito, nakakatulong ito para ayusin niya yung pancreas natin to produce more insulin. Kasi po, pag type 2, possible naman na nagpo-produce pa rin ng insulin, nga lang, hindi lang enough para dun sa sugar ng katawan mo. So, ang ina-advise natin lagi, pag diabetic, guys, ganito yan. Hindi porket uminom ka ng Teo Broma Gold, is okay ka na. Mawawala na yung pagiging diabetic mo. Proseso po ito. Okay? Na hindi lang po Teo Broma Gold ang kailangan. Ano pong kailangan?
disiplina sa sarili. Kailangan po 'yan. Kailangan po yung diet natin, yung food na kinakain natin, importante po na less ang sugar, less ang fats, less ang carbohydrates. Okay? Sumunod po, kailangan po, meron din po tayong proper exercise. Ang diabetic patients or client po, kailangan po nag-a-undergo pa rin sila ng exercise. Kasi po, ang pag-exercise, talagang napakarami pong health benefit na mabibigay niyan sa katawan natin. And when we say exercise, do it regularly, every day. So ganun po yun, every day. Hindi iba po kasi, nag-exercise today, sumakit ang katawan, bukas wala na. Next week na ulit mag-exercise. So, every day, exercise. Sasabayan mo ng Teobromagold. Ibig sabihin, ang pag-inom mo nito, number one, ayusin mo yung lifestyle mo. Pangalawa, yung pag-exercise mo. No? Aayusin mo. Okay? May follow-up question siya doon sa sinasabi ko po. Promote pancreatic exhaustion since the pancreas is releasing more insulin. Like, eto po yan, ganito po yan. Hindi naman po siya makapagbigay ng pancreatic exhaustion. Kasi nga po, ang ginagawa po nito is nire-regulate po niya yung proper algorithm, yung balance na kailangan sa loob ng katawan mo. Yung po yung ginagawa ng product natin. Hindi niya i-overwork si pancreas. Kasi once na in-overwork, baliwala din po, mag-o-occur na naman, ibang sakit na naman. So hindi pong ganon. Ang ginagawa po niya is tinutulungan po niya yung katawan natin na mabalanse. Okay, binabalanse po. Pero hindi natin pwedeng asahan si Teobroma lang. Kailangan pa rin sasabayan natin ng lifestyle. Aayusin natin yun. Tama. So again, bukod sa exercise, bukod sa diet, importante po yung inhale-exhale. Importante yung water intake. Importante yung oxygen, yung sunlight. So importante po, babalansehin po natin ang lahat ng meron tayo. Tutulungan po natin ito. Okay? So ibig sabihin, ito pong produkto natin, nakakatulong po ito para maging okay ang pancreas natin to produce enough insulin for the sugar na meron sa ating bloodstream para ma-convert into energy. Now, kakailanganin ng katawan mo ng energy pag nag-exercise ka, kasi po pag lazy ka lang, nasa bahay, nakaupo ka, nakahiga ka lang. So hindi siya nako-convert eh. O walang paggagamitan. Kaya dahil walang paggagamitan, sugar lang siya, hindi siya i-convert ng energy. So lahat po yan, correlated po lahat yan. Okay? So lahat po yung sinabi ko, bukod sa Teobromagold, correlated po lahat yan. From taking the product to the lifestyle, from exercise, diet, lahat po yan, connected po lahat yan. Kaya kung gusto mong umokay, gusto mong maging okay ang sakit mo, you need to practice a good lifestyle. Especially pag diabetes mellitus ang pinag-usapan. You need to practice a good lifestyle. Yun po yun. Coach Matthew, okay. Yes, thank you. Thank you for that. Pwede akong magdagdag regarding dyan? Yes, BP. Yes, yes. Kasi Coach Matthew, ito quick story lang. I think last Sunday, meron tayong bagong leader natin. Ang pangalan niya, Mark Senora. Nagpunta kami sa kaibigan niya sa Mikawayan, Bulacan. Tapos yung kaibigan niya, pinuntahan namin sila, mag-asawa. Ang purpose ng pagpunta, kasi yung kaibigan ni Mark, si Emmanuel Hernandez, ang tatay kasi na stroke, kaya kami pumunta para i-share yung product sa tatay niya. Matagal silang hindi nakita, apan kwentuhan, ito palang kaibigan niya na si, shoutout nga pala kay Bien Hernandez, yung wife ni Emmanuel na naka-plug-in sila ngayon, Coach Matthew. Apan kwentuhan, Coach Matthew, nalaman namin, ang sugar, 400, wow. 300, taas. So, nagkukwentuhan kami. Tapos, hindi ko agad muna, Coach Matthew, diniscuss yung product. Sinabi namin ng reason, kaya kami nagpunta para i-share yung product sa papa niya, sa father niya. Pero nung kinuwento niya yun, parang bigla akong naiba. Kinausap ko siya masinsinan. Tapos sabi ko sa kanya, seryoso ka ba na gusto mo talagang bumaba ang blood sugar mo? Kasi sakto ang pagpunta namin dito, yung product kasi natin, yung Teobroma nga, in-explain namin, dala ko yung Teobroma Gold, it can help you. But, dapat seryoso ka. So nakikinig siya. Kasi kung seryoso ka at tutulungan mo sarili mo, i-explain ko sa iyo ito. Pero kung hindi mo tutulungan sarili mo, hindi ko na i-explain. It will be a waste of my time and your time. So bago ko in-explain, Coach Matthew, sabi ko, dapat tulungan mo sarili mo. Sabi niya, oo.
Tapos Coach Matthew, nalaman ko yung lifestyle nilang family. Every day, ito si Emmanuel nakaka 1.5 liters ng Coke every day. Every single day. Tapos Coach Matthew, upon kwentuhan namin, ang maintenance niya metformin. Ay, nabanggit ko. Sorry. no offense kung meron. So anyways po, 1000 milligrams ang tinitake niya sa umaga na maintenance, as 1000 milligrams sa gabi. Okay? So ang nangyari, sinare ko sa kanya yung product. Tapos ang sabi ko sa kanya, magno-normal dito yung blood sugar mo kasi marami na kasing testimonies sa atin eh, di ba? Na nag-normal yung blood sugar eh. Kaya lang, dapat aalisin mo yung lifestyle ng Coke. Totally no Coke. Tapos ang sinasabi ko nga, Coach Matthew, dapat hanggat maaari, lessen yung rice. Kung kayang no rice, mas maganda. Pero kung sakaling hindi kaya yung no rice, ipalit brown rice. Brown rice, no Coke. Tapos, ang pinagawa ko sa kanya, Coach Matthew, huwag aalisin yung maintenance. Ang sabi ko sa kanya, one bottle a day, kasi mataas yung sugar eh, one bottle a day ng Teoburoma Gold, tapos yung maintenance niya, as is sa first week. 1,000 milligrams sa umaga, 1,000 milligrams sa gabi. Tapos, habang nag-Teoburoma siya everyday, after a week, mag-check ng FBS. Pag nakita niya magandang pagbaba ng blood sugar niya, gagawin, the following week, 500 milligrams na lang ng maintenance niya sa umaga, 500 milligrams sa gabi. Gradually aalisin. Pero one bottle a day pa rin yung product. So after another week, 2 weeks na yon. After another week, pagkabuwaba ulit yung blood sugar na maganda yung pagbaba, ang gagawin na lang 500 milligrams once a day na lang. Araw-araw pa rin yung Teoburoma Gold until sa last week, 500 milligrams ng metformin every other day. Tapos at the end of the month, pagka pumalo na ng normal ng blood sugar, that's the time, pwede lang subukan muna alisin yung maintenance. Okay, so far, Coach Matthew, nasa day 2 na sila eh. Wow. And I am proud na nakikipag-cooperate together with the help ng wife niya, si Bien. Kailangan talaga yung cooperation dyan, BP. Importante. Tapos, maganda Coach Matthew, hindi ko naidiin, buti naidiin mo ngayon, na kailangan yung exercise. Yes po. Kasi po, in-explain ko nga Coach Matthew, our body produces insulin naturally. Our God created us as masterpiece. Kumbaga, nagpo-produce talaga yung pancreas ng insulin. Just so happen na may mga cases, yung pancreas, hindi na nagpo-produce ng insulin. Hindi na enough. Ang nangyayari po, yung insulin kasi, ito yung nagbe-breakdown ng sugar intake natin. Yung sugar intake kasi natin, macros to eh. Ibi-breakdown to ng insulin into smaller, which is glucose. Pag na-breakdown na siya into glucose, ito na yung i-convert ng every cell ng katawan natin into energy. Kailangan pala may exercise nakasama. Tama di ba, Coach Matthew? Yes po. Agree. And I'm looking forward na maging normal yung blood sugar natin kay Sherwin, pwedeng mag-add yes, po. Hindi sige lang po, po exercises at hindi lang po yung mga healthy food, kundi uminom po ng maraming tubig. Yes. Opo. Oo, tubig po is the best therapy kaysa mga ibang juices at saka drinks kasi nag-a-attend po ako ng health seminars po dito. Alright. Share ko lang. thank you po. Tubig po, wag po Cokes at saka orange. Tubig po talaga. Maganda. Sabi nga ng mga Bisaya. Talaga. Wag daw po, Cokes. Sabi nga mga Bisaya. Sprite lang po. Wag po, Cokes. Sprite lang. Lahat po ng soda, bawal. Lahat po ng soda. Nagkataon lang brand name yung Coke, pero lahat po ng soda. Bawal. O, pwede kayo mag-tea, mag-tsa lang ganito, o tsa. Alright. Oo. Iba po, iced tea ang gusto. Ay, yun na nga eh. Mas masarap yung Coke kasi zero. Marami talagang sorry po. Nag-share lang po ako dahil nag-work ako dati sa dati din po ako sa hindi po, home of hindi the po ages. Hindi po pwede ang Coke Zero.
Hindi rin po kasi yung ano yung cook, meron yung ano yun bang parang charcoal. Oo. Chemical po siya na nagpapakamit pero masama pa rin po sa katawan. Opo, totoo po yun. Aspartame. Pero aspartame. Yung, yes, aspartame. Advice lang naman po yung sa atin, di ba? Advices lang naman po natin. Kung gagawin nila, nasa kanila na yun. Pero that's the best thing to clean our body to just drink the water. Pwede po, ano, cook with stevia. Ayun, yung tubig na lang lagyan yun ng stevia. Pwede. Sige, God bless po lahat. Thank you, Mambida. Thank you po. Good night. Coach Matthew, last two, sasagutin po natin. Thank you, Coach Matthew. Galing kay Prime, Apple, kay Kaliso. Magkano po yung one bottle? Pwede po ba siya sa bata na 5 years old? Yes po. Pwede po sa bata na 5 years old ang isang bote. Ang isang bote po nito nagkakahalaga ng 500 pesos. Pero pag distributor ka at gold ang package mo, 250 pesos na lang po ang isang bote. Kung builder naman, Coach Matthew, kung builder package ka, magkano repeat order mo? Pag builder package ka, 300 pesos isang bote. Pag starter package, 350 isang bote. Yung starter package po, Coach Matthew, mabilis lang bypassing, yung starter package po, ito yung worth 2.5, okay? Yes. Ang capital, marireceive nyo po 8 bottles. Tama, Coach Matthew? Yes po, yes po. Tapos po, yung builder po natin, ito yung worth 5.5 na package, marireceive nyo po 15 bottles. So, if you're going to do our math, 15 bottles times 500, ang nareceive nyo yung product worth 7.5. Tama, Coach? Yes po. Yung gold package, magkano, Coach Matthew? 10.5. Ang marireceive na products po niyan, 30 bottles. 30 bottles. If we do our math, that's 15,000 worth of products, SRP. Okay po. Ito, Coach Matthew, I think this will be the last question. Galing kay Arnold Buena. Good evening po. Ask ko lang po kung pwede ang Teobroma sa may mataas ang fatty liver. Thanks po. Yes po. Pag may fatty liver po talaga, ang ibig sabihin po, nung binabalutan na ng taba yung inyong atay. So pag iyon po ay nabalutan ng taba, mahirapan po mag-function ng inyong atay. Guys, makakatulong po ang Teobroma Gold para po, yun nga, malesen yung sobrang fats dun sa liver. Para po palakasin po ang inyong atay, makakatulong po ang Teobroma Gold. Again, ang antioxidant po kasi, tinutulungan niya yung katawan natin. Yung part po ng trabaho ng immune system natin ay proteksyon na ng ating atay. Okay? So pag ininom po natin ang produktong ito, mabuboost up po ang ating immune system. At uulitin ko po, ang immune system, part ng trabaho niya na proteksyon na ng ating atay. So pag pinalakas po niya ang atay natin at pinoteksyon na po ang atay natin, definitely po, pwede pong unti-unti mag-back to normal. Or ibig sabihin po, malesen yung pagkakaroon niya ng fatty liver. Yun po yun. Thank you. Thank you, Coach Matthew. Thank you po. Meron pa po kayong question. Kung meron po, is it okay with you? Coach Matthew, last question. We will entertain if ever meron pa. Si Doc Kenji. John. Apo. Okay. Bali, ano po, kasi po meron po ako member na nakita po niya na mag-order, syempre po nag-aalok po siya. So, ang sabi po ng mga inalokan niya, sabi niya na bakit nakita namin sa Shopee or Lazada na merong yung product is 275. So, ang concern, paano tayo makakabenta kung may mga ganun na nagbebenta ng mga murang presyo? So, parang nakakaano po sa ating mga distributor, tama po. So, yun lang po. Thank you. Ano po kayong action natin? Thank you po. Alien. Attach brother alien ito. Biro lang po, Biro lang. Nakalala ko kasi akong bubblegum noong nakaraan sa cellphone ko. Naalala ko si Brad Pitt. Coach Matthew, sagutin ko na. Yeah, si BP po ang makakasagot niyan dahil siya po ang ating BP for marketing. To be honest with you po, that's unfair praxis. And isa po yan sa trabaho ko. Nagmawa na po ako ng memo para dyan. Ang allowable po kasi by principle
na pinakamura na pwedeng i-post na presyo is 350 per bottle. Ngayon po, yes, pag bumaba po sa 350 per bottle, may suspension po yan. Ang first offense po, suspension. Pag inulit-ulit, second offense, suspension for longer, 1 month suspension na kasama encashment. Pag inulit ng third offense, termination na po. Ngayon, last two Sundays ago, kasama ko po si kabarad ko si Mark Senyora, may pinuntahan kami sa Las Marinas, Cavite, hinanap namin yung nagbebenta ng underprice sa Shopee, Lazada. Ang ginawa po namin, bumili kami sa kanila para makuha namin yung address nila. Pinuntahan po namin, nagpasama ako kay Mark, ang nangyari po, nag-spend kami ng time, okay? Nag-spend po kami ng time, iniisa-isa namin yung natagpuan namin yung barangay, okay? Tapos po, natagpuan namin yung address, kaso po, fictitious address. Ang nakalagay kasi, nung umorder kami sa dito sa online, sa Shopee, Block K5, Lot A. Nung natagpuan namin yung Block K5, wala palang Lot A. Lahat ng lot doon, by number. So, sinubukan ko isa-isa, hanggang 20 houses, talagang Lot 1, 2, 3, 4, hanggang ganun talaga sila. So, ang nangyari po, fictitious address. So, ang nangyari po, ang aking naging decision ngayon, ang gagawin natin, kapag nahuli ko po yan, nahuli natin yan, first offense, suspension agad, hindi na 1 week, partner art, suspension yan, ng 1 month. Okay? Second offense, termination na po yan. Kasi nga po, unfair business practice. Alright? And sorry for that, hindi po natin control. Kaya po, ito, inaayos na natin siya. And magkakaroon din tayo ng solution, BP, no? Pero secret muna. Magkakaroon tayo ng solution. So, soon or later, i-announce po namin yung good news na yon na kahit sino, kahit saan pa yan ang galing, maniwala kayo, kahit magtago kayo sa Batanes, mahanap namin kayo. Kasi, partner art, kung hinanap ko sila, actually, kahit hanapin ko pa yan isa-isa ulit this coming few days, pwede kasi fictitious address eh. Tama. Right? Or pwede, pag natagpuan ko yan, hindi sa akin sasabihin kung sino yung sponsor niya na distributor. Malamang tinuruan niyan eh. Sabihin mo, VA ka. Virtual admin o virtual assistant. Uh-huh. Okay? Para hindi masuspend yung sponsor o yung upline o yung distributor, hindi sasabihin kung sino eh. So meron na po tayong solusyon dyan. Don't worry. Sabihin na ba natin, partner art? Kung ano gagawin natin? Soon. Wag muna. Okay? Bibiglayin natin sila. So, partner art, I think we're done. Okay, pasalamatan muna natin si Coach Matthew.